Magandang araw mga kabinibini at ginoo. Ako nga po pala si Binibini Hans Jaya Eltisado at sa araw na ito ay pag-uusapan natin at ituturo ko sa inyo ang isa sa mahalagang bagay na para sa atin. Pag-uusapan po natin ang tungkol sa punctuation mark o yung tinatawag natin mga bantas sa Tagalog. Ano-ano nga ba ito? Press, manood ka na at makinig. Mga bantas, ito ay nagpapakita ng mga kayarian at kaayusan ng nakasulat na wika. Pwede rin sa intonasyon at pati na rin kung saan kahihinto ng pagbabasa. Kaya ituturo ko sa inyo ang isa sa mga halimbawa ng bantas. Ito ay ang tuldok o period sa wikang Ingles. Tuldok o period ang pananda para sa pagwawakas ng pangungusap na paturol o pautos. Narito ang halimbawa. Pangalawa, ginagamit ang tuldok sa pagpapaitli na ginagamit sa pagdadaglat ng mga salita. Ikatlong gamit ng tuldok. Ginagamit ito sa paglilista o enumerasyon. Sa paglilista, naglalagay ng tuldok pagkatapos ng numero o titik. Gamit ng tuldok. Ginagamit ito sa agham at matematika. Sa matematika, ginagamit ang tuldok sa sistemang desimal, katulad ng halimbawa. Sa agham naman ay madalas na gamitin ang tuldok sa pagsulat ng mga pangalang siyentipiko ng mga nilalang na hayop o halaman, katulad ng halimbawa. Relasyon sa iba pang bantas. May mga pagkakataong nakapaloob ang tuldok sa iba pang bantas tulad ng panipi, panaklong at panaklaw. Kung ang pangungusap na tuldok ang nasa dulo ay tuwirang sisipiin at magiging panimulang bahagi ito bilang sipi sa ibang pangungusap, tinatanggal ang tuldok, katulad ng halimbawa. Samantala, pinananatili ang tuldok sa loob ng panipi kung ang tuwirang sinipi ay nasa hulihang bahagi ng pangungusap. Isang halimbawa. Mayroon ring mga pagkakataong nakapaloob sa panaklong o panaklaw ang buong pangungusap. Sa pagkakataong ganito, ipinapasok sa loob ng pangungusap ang tuldok. Tunghayan ang halimbawa. Samantala, may mga pagkakataong ding bahagi lamang ng isang pangungusap ang nakapaloob o panaklaw. Inilalagay sa labas ang tuldok sa mga pagkakataong ganito sapagkat bahagi pa rin ng pangungusap ang nasa loob ng panaklong o panaklaw, katulad ng halimbawa. Ang gamit ng tuldok sa sanggunian. Bukod sa tuldok sa dulo,
Ginagamit din ng tuldok upang paghiwalayin ang mga detalye hinggil sa may akda at sa pamagat ng aklat bilang isang lahok o entry sa sanggunian. Halimbawa, at isang gamit ng tuldok sa sangguniang online. Ginagamit din ang tuldok upang paghiwalayin ang mga detalye sa isang URL o Uniform Resource Locator. At ang gamit ng tuldok sa diksyonaryo. Ginagamit ang tuldok bilang hudyat ng pangwawakas ng lahok sa diksyonaryo. Pansinin ang halimbawa. Ngayon ay puntahan natin ang gamit ng gituldok o tinatawag na middle dot sa wikang Ingles. Ang gituldok ay isang espesyal na uri ng tuldok. Ang middle dot na iminungkahing tawaging gituldok o gitnang tuldok ay ginagamit sa pagpapantig ng isang entry sa diksyonaryo. Katulad ng nakikita natin ngayon sa halimbawa. Ngayon ay puntahan natin ang gamit ng kuwit o kama sa wikang Ingles. Ginagamit ang kuwit o kama upang matukoy ang pinakamaikling pagputol ng ideya o pinakamaliit na paghinto sa daloy ng isang pangungusap. Tanda ito ng pansamantalang pagtigil sa daloy ng ideya at pagbasa. Narito ang halimbawa. At yun lamang po. Maraming salamat at sana meron kayong natutunan mula sa akin. At matuto po tayong gumamit ng mga bantas at paggamit nito ng mga tuldok sa mga bantas. At tulad nga ng sinasabi ko, mahalaga ang mga bantas na ito para maging maayos ang ating pagsulat ng wika. Para mailarawan na rin kung anong intonasyon ang meron tayo, maaaring masaya, malungkot, galit o nagulat. At syempre, pinaka-importante kung saan tayo hihinto habang nagbabasa. At lagi nating tatandaan na hindi pwedeng maging pangungusap ang salita kung hindi ka gagamit ng mga halimbawa ng bantas. At yun lamang po. Muli, maraming salamat.